second quarter po ng laro ng Barangay Ginebra at ng Fort de la Shell. Ito po sa kanilang best of five series in the semifinal round. Yan po ang field goal shooting ng Hinep ng Barangay Shell. 7 out of 20. 7 out of 20. Yung isa naman, 50%. Pero 14 lang. Sayang mga turnovers. Jackson missing that one. Romel Santos is in the game. And he scores right away off the follow-up. Yan ang sinasabi natin, role player, backup, point guard. Kung 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes ay laro niya, dinalaro niya ng gusto. At may tira rin naman yung batang. Oo, nakita naman natin yan. A couple of years ago na mag-upisa yan dito. Although he was sidelined because of an injury. Medyo nakabalik na yan. Jolly Escobar with a good offensive rebound. Lamang ang formula shell ngayon ng isa, 16-15. Ganyan po nagiging takbo ng labang ito. Illegal defense. Yes, narong illegal defense at tatawagin dito sa formula shell. That will be the second violation of the rule by the formula shell super unleaded squad. So bibigyan po ng technical free throw itong Barangay Ginebra at si Elmer Lago po ang titira. Well, I think he's the best percentage shooter from the free throw line just sa team na yan. And again, it goes back to una natin sinabi na talagang hinanap ni Nolly Loxin na ipakita sa referee yung illegal defense. And they can get a couple of more of those technical foul shots as the game progresses. Mahaba pa ito. Umpisa pa lamang tayo ng second quarter, mga kaibigan. And we are tied at 16 all. Mardo Aquino humihingi ng pasa. Jay Mendoza trying to front him. And just as Marlo Aquino was able to swing away, he was held down by Jay Mendoza for his first personal foul. So Mantana, Benny Cheng will see action for the first time this evening para sa Barangay Ginebra vice Nolly Loxin. Bench player na naman si Benny Cheng, so he plays the small forward position also. They've been going to Marlo Aquino, talking about Barangay Ginebra. That has been their bread and butter play in this game, and it has worked time and again so far. Well, malaki ang mismatch doon, eh, no? So, bakit ka naman di pupunta doon? Pag double team sila, marunong naman pumasa si Marlo. Ako, na-trip si Balsabi doon sa crossover dribble niya, and it goes out. Tumama po sa kanyang sapatos, and it will go to Formula Shell. Tabla pa rin tayo at 16, oh. Samantala, Coach Perry Ronquillo sent in Joel Dualan to spell Chris Jackson. Of going to the bench now, ito yung sinasabi natin. Everybody's happy on that team. Sumantala, Benji Paras na patid. And Val David will pick up another foul. That will be number 2 on Val David. Tama-tama naman yung pag-hinto ng play sapagkat pinapasok ngayon si Edward Naron para kay Val David sa panig ng Barangay Ginebra. Balik na naman sila kay Benji Paras, almost exactly like on the other side. Jolly Escobar is watching him. Matagal-tagal na rin magkakilala itong dalawang ito. Benji Paras takes him to the cleaners. Wala siyang power, upper body strength to stop Benji Paras from penetrating to the lane, throwing up that semi-jump hook. So, 2-point lead dito para sa Shell. Gusto dumating ni Jolly Escobar. Instead, he is red in the face as he throws away possession ng Barangay Ginebra. Benji Paras standing his ground against Jolly Escobar in that particular sequence. Yan ang tinatawag natin na parang gigil, no? Now, inalis nila si Noy Castillo. Nandiyan na naman si Jerry Esplana. So, pwede mag-two-guard naman dito si Santos. That's right. 2-point lead para sa Formula Shell. Give and go play did not materialize, although Jerry Esplana was claiming that he was fouled or hacked. Ito ngayon si Edward Naron para sa Barangay Ginebra, lamang kay Romel Santos. Binigay kay Elmer Lago at low post, working against Jerry Esplana. Elmer Lago, inunti-unti si Jerry Esplana, and he scores in a short jumper. Advantage yun in height. And he knows how to post up a smaller man like Jerry Esplana. Tight ball game at 18-all. Meron pa tayo 9 minutes and 24 seconds remaining in the second quarter. At ito si Benji Paras against Johnny Escobar. In that very familiar play, pero meron double team. Joel Dualan had to stretch to get that pass. Ito si Jay Mendoza, open shot for him. Dualan at Benny Cheng, nag-aagawang para sa rebound. May tulak na nakita ron. At tignan natin kung sino tatawagan. Si Benny Cheng. Well, nakapaganda ang posisyon na kuha ni Joel Dualan underneath the basket. Tignan mo naman kung kano kalaki ang katawan nito si Joel Dualan.
Eh, talaga namang wide space. Oo, oh, tsaka madali ka ma-wipe out dun sa eksena pagkaya ng kabanggaan mo eh. Jay Mendoza, libre na naman! Tapos! Alam mo, yan ang sinasabi ko sa isang player. When you get a shot like that, there's nobody inside. No. You should take your time. Yun, inapura niya yung tira niya. Take your time. Marami kang discarte dyan. Pwede kang tumira ng jump shot na 15-footer. Pwede mo pa ilapit yun. Pwede there was no defense inside. Oh. Maganda ang pagkakilos niya sa weak side. Medyo yun nga, nagmadali. Nagigil ng bahagya at yun. Sumabok sa kanyang buka yung pangyayari yun. In the meantime, Albert Lagos fouled. Referee Chua calling the charge on Jerry Esplana. Pangalawang team foul na yan, kasamang Ed ng Formula Shield. Pareho sila ng Barangay Ginebra. Pangunang foul ni Jerry Esplana. Samantala, Benny Cheng is now working against Vic Pablo. There's a tight pass inside to Elmer Lago. Joel Dualan was there to spoil the party for Barangay Ginebra. Exclusively going to the post play for Lago. Nabasa ng defensa ng Formula Shell. Dualan leaves his man, comes and helps. That's a clean block there. Good defensive play. It's shown on your slow-mo. Brought to you by Smart Bill Crusher Express. Get it, use it everywhere. Tabla pa rin tayo mga kaibigan at 18 all. Elmer Lago, bicycle shot, wala. Attack one to Jerry Esplana, rebound forward now to Romel Santos. Santos pulls up off the glass. Santo Balacas and Pablo Aquino with the rebound para sa Barangay Ginebra. Umuusok naman si Benny Cheng. Naghihintay ang depensa ng Formula Shell. And the ball goes out of bounds in favor of Formula Shell. That was not a good fast break play at all. Because it was Benny Cheng against two or three. Oh, tatlo nga, oh. Eh, hindi ka naman may magaling mag-dribble. You don't have the crossover dribble. Bago mo lang po per se. Hindi, antayin mo na lang so you can get a shot. So, ang nangyari ngayon mga kaibigan ay status quo tayo at 18 all. Dito po sa ating second quarter, Vic Pablo at Jerry Esplana. Look away past the Joel Dualan who uses his left. Nice play by Jerry Esplana. Mas masipag itong mga ibang tinatawag natin mga players na shell tapping off the bench. They like to move a lot. They don't like to be static. Gusto nila magkaroon ng opportunity at makakakuha ng maganda tira. Ito na naman si Joel Dualan, no? Joel Dualan expecting that pass to Elmer Lago. At sinopaw niya itong si Elmer Lago pero ano ito? Jump ball situation. Ito po mga kaibigan ang replay nung tira naman ni Joel Dualan sa kabila. And the jump ball will be between Johnny Escobar and Jay Mendoza. Nakuha ni Albert Lago, binigay kay Nolly Loxin. Loxin in a heavy, oh, no basket, merong offensive foul na nakita. At yan eh, pangalawang personal foul na yan ni Nolly Loxin. Tingnan natin ulit ito sa ating slow-mo, pare. Magandang pump fake ni Nolly. Does he bump into the man to get him out of the way? That should be a let go. I saw exactly the same atras play pa, no? Yesterday sa Portland at ano, parang imposible. Inagulat ako kung paano natawag ng referee yung offensive foul kay Isaiah Ryder. Almost exactly the same. Yun eh, sinacharge talaga yun sa mga breaks of the game. Ika nga. Pero eto, si Jerry Esplana, miss call sa kabila. So mas masakit yun, Dr. J. Oo, para ka nawala ng puntos. Oh, akala pa nga ni Nolly, foul yun eh. Oh. Possible three-point play pa. No? That's right. So ngayon, na apat na puntos mo ang kalamangan ng Formula Shell at 22-18. Elmer Lago got away from Jerry Esplana and that was all he needed for that short jumper. Elmer Lago cutting the lead down to 2 of 22-20. Jerry Esplana paikot-ikot lamang kay Elmer Lago. But Elmer Lago just staying with him. Esplana, however, with another fancy pass. This time to Joel Dualan underneath. Kaya sinasabi natin, pag si Esplana talaga maganda laro, maganda yung agalaw nitong Shell. Siyang gumagawa ng sitwasyon eh. Oo. Oh. Saka malaking point guard yan si Esplana and he's very, very strong. No? So marami siya nagagawa off the dribble. Nice pass. At ito naman si Joel Escobar, nagbibintis sa kanyang mga reverse layup. Ito na naman si Jerry Esplana, heady point guard of Formula Shell. Nilabas kay Romel Santos, natapikan. Napulot din ang niloksi para sa Barangay Ginebra. 24-24 point lead by Formula Shell and the pass to Benny Cheng. Hindi po nakuha.
ni Benny, it goes out of bounds again in favor of Formula Shell. Well, gusto mo talagang magkaroon ng fast-breaking game, running game, kung magaling ang mga receivers mo and they finish well. But if you're not good receivers, mas mabuti na siguro hawakan mo yung bola. 13 turnovers already for Barangay Ginebra, only 5 para sa Formula Shell. Namamagana naman yung mga numero ng turnovers ng Barangay Ginebra. This time, nasipa naman palabas ni Vic Pablo ang bola. So, turnover naman ang Formula Shell. Samantala, babalik agad si Marlo Aquino para kay Johnny Escobar sa panig ng Barangay Ginebra. 6:03 remaining in the second quarter. 4-point lead ng Formula Shell. We have a timeout by Barangay Ginebra. Hanford, the PBA underwear. Hanford, agad ka! Kita agay gayam kita kapsat Northern Luzon. Kita Northern Luzon na ibang darabi yu amin. Ito po yung mga kaibigan kasama si Andy Howe at po si Ed Fixon para sa Vintage Sports at sa labanan ng Barangay Ginebra at Formula Shell. Elber Lago, Michigan, a PLDT long distance shot. Nakuha ni Edward Naron. Labang pa rin ng Formula Shell ng apat here in the second quarter at 24-20. Inside pass broken up by Chris Jackson. Well, basang-basa ni Chris Jackson yung inside pass ni Edward Naron. No? Ito na naman si Jerry Splan. Going 1-on-1 against Naron. Meron namang illegal defense na tatawagin laban sa Barangay Ginebra. This will be their first call of that nature. So warning lamang yan at irireset po yung ating 24-second shot clock. Samantala, papalik na rin si Benji Paras para sa Formula Shell. At ngayon din si Mal David. Papalitan si Edward Naron. Pinalitan naman ni Benji Paras si Joel Dualan, who solid gave play. A good account, yes, gave solid. A good account of himself in the minutes that were given him inside the hard court here in the first half. Esplano nakawala, not quite, pero merong foul. Nako, si Val David naman ba yun? I think so, yes. Oo, pangatlo na yan. Yes, in other words, masakit yung kanyang second personal foul kanina dahil nandun na si Naron para palitan siya. Inabot pa ng isang foul, so tatlo na yung personal foul ni Val David. And worse, ibigyan pa ng dalamang pagkakataon itong si Jerry Esplana. Labang po ang Formula Shell ng apat, 24-20. And Paul averages the Jerry here in this conference. And a very solid player. Para sa Formula Shell, uses his head. At alam na alam niya kung paano bigyan ng magagandang sitwasyon o gawan ng magagandang sitwasyon ng kanyang kumpiran sa loob ng hardcourt. Yeah, sunod-sunod na rin dito. We expect, I think, here in the last 5 minutes and 10 seconds, eh, medyo mga starting 5 players na nandiyan. Tingin ko, tataas lang yung score dito konti. No? Medyo mababa yan for 1.5 quarters. Pero po man, Robin Shell trying to agad ng tira ni Val David using his left there protecting the ball. Yeah, he's only a 5'9 player but he's giving us some highlight films. No? Hindi naman talaga tank pero tignan mo naman yung pagkatira nun. Picture perfect. Ito naman, exclusively on the other side. Nag-umpisa sila kay Jerry Esplana. Chris Jackson with a power move there. Nakita niya si Val David lang ang harang sa kanya. Kanya naman rumaragasa itong si Chris Jackson as he went up for that shot and gives Formula Shell another 6-point advantage at 28-22. Meron pa tayo 4 minutes and 21 seconds remaining in the second period. Ayan na naman, naabaw na. Picked off by Jerry Esplana pero nabalik na naman kay Val David but he steps on the sideline. Medyo inaalat-alat itong Barangay Ginebra dyan sa eksena ng yan, Dr. J. Ito yung magandang tira naman ni Val David using his left. Yan sinasabi natin, picture perfect. They had to replace Val David because he has 3 personal fouls. Na nagulat siya, alang kay Dick came in, so no natural point guard dyan. Pero pangatlong foul na ni Val David noong nakaraang foul na binigay niya kay Esplana. That's correct. So natala si Jim Marsan is also in the action or
in harness here for Formula Shell, Nick Pablo Libre. Ito na yung sinasabi sa atin. Yung balik ng Seco, first five ng Shell. At saka, well, I expect the same also for Inebra. Para sa kasalukuyan, lumobo na itong kalamangan ng Formula Shell to 8 points at 30-22. Dolly locks in, labang kay Bush Jackson. Nilabas kay Alan Kailik, balik-ulik kay Dolly, natapika na naman. Uy! Si foul si Bale. Loose ball si Alan. Alam na niya. Alam niya kung ano ginawa niya. But he tried to get the ball back and had to push off to be able to take possession. Ay, yung mga reflex action na ganyan, kung minsan, talaga hindi mo mapipigilan yan. Samantala, pagkakataon ito para sa Formula Shell to give themselves a double-digit advantage in the game. They're up by 8. Big Pablo makes it 10. Para I can read this team, you know. I said, basta ito, hindi mo kinontrol ang kanilang individual shooting sa perimeter. Mahirap kang talunin itong Shell. And they've gone 4 trips down on the offense. They've scored all 4 trips. Ito naman ang mga turnovers na... Ayan, ay pinagsasamantalahan yan na, o sinasamantala ng Formula Shell. 16 points off the turnovers of Barangay Ginebra. So, let's see if they can add on to that. Ito, galing sa turnover na naman. Correct. Ayan, si Vic Pablo. Ganda patay ni Marlo, changing his shot in midair, no, si Pablo. It's a 10-point lead by Formula Shell. Alan Kaydick, binigay kay Elmer Lago, signals the play para sa Barangay Ginebra. Marlo Aquino waiting for the pass. He's up against Benji Paraz. There's a triple team on him. Marlo Aquino looking around, finds Elmer Lago, binigay kay Benny Cheng. Alayo dito para kay Benny. And not a very good shot there. Esplana to Vic Pablo. Inside pass, not a pick ni Marlo Aquino. Here comes Barangay Ginebra, and Ronnie looks in. Fancy pass to Benny Cheng. Cheng in no man's land. Pinagtulong-tulongan siya na ni Benji Paraz, Chris Jackson, at this is Vic Pablo. Samantala, mga kaibigan, with the score standing at 32-22, 10-point lead by Formula Shell. Here in the second quarter, we have a timeout. Into the game with Dunkin' Donuts. Sounds good. Tastes even better. Always a pleasure to have you with us. Enjoying the action here in the PBA. Dolly looks in. Second servings. Ayo pa rin. And Vic Pablo grabs it para sa Formula Shell and starts off the break. Narito si Jerry Esplana. And Alan Kaydick getting that basketball into the hands of Benny Cheng. That's the furious action here between Barangay Ginebra and Formula Shell. Labang po ang Formula Shell na sampu. 32-22 here in the second quarter. Alan Kaydick, double teamed. And here comes Chris Jackson. Well, 2 out of 10 ang Ginebra dito sa last 7 minutes. Only 20% shooting. May kasama pang 7 turnover. Naku, masakit sa kanila. Kaya 22 pa lamang ang score nila. 32 ang Formula Shell. Pero po tayo, 1 minute and 44 seconds remaining in the second quarter. Roy Castillo, binigay kay Vic Pablo. Pablo going baseline against Marlo Aquino and he will be bumped by the skyscraper. That's 2 free throw shots dahil nung binangga ni Marlo, pare-first layup na naman si Victor Pablo. You know, Barangay Ginebra is having a little problem setting up their place. They're seeing no good shots. And with Valdebit sitting on the bench, lalong nako-compound yung kanilang problema. Dahil yung backup niya si Edward na ron, talagang parang hindi rin kumpiyansado maglaro, no? Yun ang nagiging... Parang nag-aalangan eh, no? Oo. Nagugulat ako ba't hindi pa nagagamit dito si Valera, si Boy, no? Dahil Boy Valera, medyo they need a spunk like him, a spunky player like him, no? Medyo yung konting energy na parang naubos na yata nung nakaraan. Diba yung adrenaline, baka naubos lahat dun eh. Kaya hindi pa sila, they haven't gotten over that victory. Parang hindi nila mapaniwalaan. Kaya mababa ang kanilang laro dito sa first half. But they're not able, they will be able to...
pick up on that particular department. Saka sa lukuyan po ay lumamaki na 12 puntos itong Corby Lachelle. Muna pa ako yung Barangay Ginebra sa 22. Kanina 24-22 yan. Eh. Yes. So it was like a 10-0 run there. Samantala, Elmer Lago covered. Marlo Aquino inside. Off the glass. That's what he likes to do. And that's a three-point play in the offing for Marlo, who had 10 points in the first quarter. And this is his first field goal here in the second quarter. Which is almost at its end with only a minute and 20 seconds remaining in this period. Marlo Aquino and one. So, alam naman natin, hindi naman really big scorer ito si Marlo, but he likes to score when it's needed. Oo. At saka, pagka yan ang umi-score, eh, talagang naririndi ang kalaban eh. Dahil he does it with a lot of aplomb at nadadala yung barangay crowd eh. Alam naman natin kung gaano kalaki yung barangay Ginebra crowd. Then you add a little bit more energy to your teammates. Correct, oo. It rubs off, sabi nga nila. Ito si Vic Pablo, lamang kay Marlo Aquino. Vic Pablo goes up. Matindi talaga ito si Vic Pablo. What a second quarter Victor Pablo has had. 8 points in the last few minutes of the game in. A total of 14 now in the ballgame. Penny Chang trying to travel all the way to the hoop but is fouled. Wala pa rin sa penalty ang Shield, so side court throw in lang. Hindi naman act of shooting, you know. Ganun pa man, nakalamangan po ng formula siya, ay 11 puntos at 36-25. Less than a minute to go here in the second period. Inbound by Benny Chang to Elmer Lago. Lago inside and out. Dolly Loxin's pass deflected. Bola ni Ginebra. Oo. 17 seconds on the shot clock. Sa ating pong mga kababayan dyan sa Batangas, Laguna at Quezon, abay, magandang gabi po sa inyo lahat. Malapit na po mga kapistahan dyan, lalong-lalo na yung San Isidro, dyan sa Lukban at sa Sariaya. Maligayang kapistahan po sa inyo lahat. Hindi tayo makakapunta para nga hindi dahil sa Sabado na yun eh. Ah, ganun ba? Oh. Ito, alam kayo, ang layo rito. Wala. Reggie Paras. Off to Vic Pablo. Meron pa tayong 24 segundos. Nananabi dito sa ating second quarter. Mga limang segundo differential between game clock and shot clock. Vic Pablo hanging on. Para medyo makapatay-patay ng oras dito. And he shoots over Marlo Aquino again. Chris Jackson doing a valiant job underneath here para sa Formula Shell. Pero merong foul na tatawagin on Elmer Lago. Medyo nasa penalty na dito ang Barangay Ginebra. So two free throws coming up here for Chris Jackson, who hasn't scored, I think, in this ballgame, no? Chris Jackson will try and score from the free throw line. He had 2 points pala kanina on the follow-up shot. No? And look at his averages. Conference. Pero sa quarterfinals, he was averaging in double figures. Also 10 points a ball game and 18 rebounds. So, mabigat na contribution niyang binibigay ni Chris Jackson. Pero ngayon gabi, medyo hindi siya ganun kaano sa rebound dahil iniintindi niya si Nolly Loxin. Eh. Binabox out niya yan. Eh. Kapatala split charities by Chris Jackson. 3 seconds left in the second quarter. Vic Pablo, right on top of Elmer Lago. Pero may oras pa pare, 1.4 seconds pa rito. Pero matinding blank kayo, ginawa ni Vic Pablo na fast break. Eh nakita natin humaharuro dito si Elmer Lago. Pero talaga namang determinado itong si Vic Pablo na sukuin yung binabalak ni Elmer Lago. And he was indeed very successful with that impressive shot block. So 20 seconds timeout is called here by Barangay Ginebra to map out their plans in this last 1.4 seconds of the second quarter. They're behind by 12 at 37-25. Kaya po ay bahagi lamang ng napakalaking crowd na nagsipunta na naman dito na dumagsa po rito sa ating big dome sa Cubao, Quezon City. As usual, yung mga mamamayan ng Barangay Ginebra ay talaga namang ipinakikita nila ang kanilang pagsuporta sa kanilang kupunan. Kuna ko si Coach Rene, papasok pa ito si Baldavid dito sa 1.4. Pwede, o. Oh. Miraculous shot. O, oh, even din mo lang Master Rene, ang specialty niya, no? Ay, ito, marunong din niya si Alan Kaidin.
Wala. At that time, however, medyo nawala sa diskarte dahil he had to change his shot. At maghahabol po ito Barangay Hinebras. Pagpasok natin sa ating second quarter for Villachal with a great second quarter here. Stretching that lead to 12 points over Barangay Hinebras sa pagtatapos po ng ating second period. Kaya po ating score for Villachal, 37, Hinebra 25. Magbabalik po tayo.